Ang ganda-ganda naman ng suot mo. Bagay na bagay sa'yo. Bagay ba sa akin ang kulay pula? Oo, bagay na bagay sa'yo. Paborito mo ba ang kulay pula? Oo, paborito kong kulay pula. Lahat ng gamit ko ay kulay pula. Bakit naman gusto mo ang kulay pula? Dahil maganda ito at nagbibigay sigla. Alam mo, may alam akong kwento tungkol sa kulay pula. Talaga? Oo, gusto mo bang marinig? Oo, syempre. Mahilig akong makinig sa kwento eh. O sige, upo ka na dyan at ikukwento ko na sa'yo. Noong unang panahon, may isang lugar na kung tawagin ay Parian. Maraming mamamayan ang nagpapalitan ng iba't ibang mga produkto. At ang karamihan ng mga ipinagpapalit na produkto ay malalambot na tela mula sa China. Isa sa mga nakikipagpalitan ay si Raha Sipula. Siya ay isang malakas, matapang at matalinong pinuno. Isa sa mga dahilan kung bakit siya nakarating sa Parian ay upang hanapin ang isang kakaibang isla na ipinahahanap ng kanyang amang may sakit. Ang islang ito ang tanging makapagpapagaling sa kanyang karamdaman. At kapag nakita ni Raha Sipula ang islang yon, ay maaari na niyang ipagsama ang kanyang amang may sakit at doon na sila tuluyang manirahan. At nagsimula na ang kanyang paglalakbay. Kailangan makita ko kagad ang islang iyon. Ang sabi ni Ma, makakadama daw ng kakaibang lakas at tibay ng loob ang sinumang makakita nito. Aha! May isang matanda. Mabuti pa magtanong ako. Magandang araw po. Maaari po bang magtanong kung saan ang daan patungo sa mahiwagang isla? Isla ba ikaw mo? Kailangan tawirin mo muna ang natatanaw mong dagat. At sa kabila nito ay matatagpuan mo ang isang isla. Doon mo makikita ang isang usa na makapagbibigay sa iyo ng iba pang palatandaan. Maraming salamat po. Sige. Umpisahan mo na ang paglalakbay at baka ikaw ay gabihin. Nagpatuloy si Raha Sipula sa pagtawid ng dagat at doon niya natagpuan ang sinasabi ng ermitanyo na isang usa. Nakipag-usap si Raha Sipula sa usa. Hetong isang medalyon. Ito ang gagamitin mo para hanapin ang mahiwagang isla. Kung ang kulay ng isla at ang medalyong ito ay magkapareho, yun ang mahiwagang isla na hinahanap mo. Sige, kunin mo sa liig ko ang medalyon. Maraming salamat po sa tulong mo, kaibigan mo sa. Muling naglayag si Raha Sipula sa karagatan hanggang sa makatanaw siya ng isang isla. Ayun! May isla! Titignan ko kung kapareho ang kulay ng medalyon na ito ang islang iyon. Hindi ito ang mahiwagang islang hinahanap ko. Magpapatuloy pa ako sa aking paglalakbay. Aba! May isa pang isla! Ito na siguro ang hinahanap ko. Ito na nga! Sa wakas, nakita ko na rin ang islang hinahanap ko. Tuwang-tuwang bumaba si Raha Sipula sa kanyang bangka patungo sa mahiwagang isla. Lahat ng mga bagay na naroon ay may kulay na katulad ng medalyon. Tulad ng mga bulaklak, mga prutas gaya ng makopa at mabolo, mga hayop na tulad ng paru-paro at loro, at marami pang iba. At muling ang naglakbay pabalik si Raha Sipula sa Parian upang sunduin ang kanyang ama. Kinabukasan ay kaagad tinungo nilang mag-ama ang mahiwagang isla upang doon na manirahan. Di nagtagal ay marami na rin ang nakatuklas ng islang yon. Dahil si Raha Sipula ang kauna-unahang tao na nakatuklas sa mahiwagang islang yon, kaya tinawag nilang Islang Sipula at nang maglaon ay tinawag ng Islang Pula. Si Raha Sipula ang siyang namuno sa lugar na iyon. Sa Islang Pula nagmula ang pinakamagandang produkto na maaring may pagpalit sa ibang mga produkto sa Parian. Noon lamang natuklasan ng mga tao na mayroon palang kulay pula. Nagustuhan mo ba yung kwento? Oo, maganda. Ikaw, ano ba ang paborito mong kulay? Ako? Bakit? Kukwentuhan mo rin ako? Baka sakali lang. Sige na, sabihin mo na. Sige na nga. Pero, kukwentuhan mo rin ako ha? Oo, pangako. Sige. Ang paborito kong kulay ay... Dilaw, asul,
Berde, lila, rosas, indigo, puti, Teka! Isa-isa lang! Pambihira naman to! Kala ko marami kasi. Sinabay-sabay mo naman eh. Sabi ko isa-isa lang.